kasi maraming addict doon. Hindi po ganun. Ang Diyos po, mahal niya ang mga taong makasalanan. Katulad din po natin sila dati. Pero salamat sa Diyos, pinalaya niya po tayo mula po doon sa dating buhay na meron tayo. Hindi lamang po tayo hiligan ng Diyos o iligtas ng Diyos para po sa wala. Kundi po tayo po ang gagamitin ng Diyos. Sabihin po natin sa ating mga sarili, ako ang gagamitin ng Diyos. Ako ang sasarili ng Diyos. Kasi alam-alam ang yung nasa labas po ang gagamitin ng Diyos. Siyempre tayo po nga rin ito sa loob. Gamitin, patuloy po tayong magpasahog, makinig. Huwag natin sasayangin yung mga mentoring, yung encounter. Ay, ayaw ko na mag-encounter kasi matagal na akong Kristiyano. Baka kaya po, matagal mo na encounter ang Diyos. Baka po hanggang ngayon, ganito pa lang po tayo dahil yun po yung pananaw natin sa buhay. Eh, matagal na akong Kristiyano. Hindi po, nakadepende po ang pag-alaw ng Diyos kung kailan ka lang nag-isaro. Hindi po patagalan. Ang labanan po sa paglilingkod sa Diyos, hindi po patagalan. Ang pagkilala ng iyong kapitbahay, yun na nga eh. Ang tagal-tagal na po natin. Pero, kumusta naman po ang ating mga kapitbahay? Inalabas sa ating mga kapitbahay ang hindi pa nakakilala sa Diyos. Nabanggi na natin ang salita ng Diyos. Baka kaya hanggat ngayon, hindi pa yung nakakilala kasi tumitingin siya kung ano yung bunga na meron tayo. Baka yung bunga po natin, mapakla, mapait. So, hindi man po tayo maging makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Pero ang buhay natin bilang sakripisyo, inayos natin. Tandaan po natin malaki pong katotoo yun. Yung bang makita nila sa ating barangay, sa ating lugar, ikaw ay mabuting Kristiyano, ikaw ay may takot sa Diyos. Ay, ganun pala, nakita nila yung paibahan, madali pong makakilala po. Ay, hindi mo nabuksan ang Bilbia, malalaman na po na ikaw ay may takot sa Diyos. Malalaman nila na ang Diyos ay pag-ibig. Di po ba? Kaya ngayon po sa ating po, maaaring hindi mo mabahaginan yung kapitbahay mo, pero marami pong lugar. Hindi po handa ng trabaho. Kung gumagapas ka, sa'yo sa gusto mo, meron kang kasama gumagapas. Hindi mo muna mapangigilan mo yung mag-build ka muna ng pakikipagkaibigan. At sa inuunti-unti po natin, ganun po yun eh. Unti-unti mo lang, huwag mong bibiglayin kasi pag nabiglayin, ayaw na. Kaya marami po strategy ang pwede natin gawin pagdating po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagdating po sa maraming kalma. Kapag po kasi dumating ng Panginoon, hindi pa po ready ang mga tao. At ang tao po na hindi maliligtas tayo po ay may malaking pananagutan. Sasabihin ng Diyos, anong ginawa mo sa buhay mo? Hindi po sasabihin ng Diyos, ano ba ang naging trabaho mo na ikaw ay nabubuhay pa sa lupa? Hindi po itatanong ng Diyos yan. Ang itatanong ng Diyos, anong ginawa mo sa buhay mo na ikaw ay nabubuhay? Ibinahagi mo ba ang aking salita? Yun po. O po natin pabayaan yung mga angel po sa langit, mga angel po sa langit na tumigil po sa pag-alang. Dahil sabi po doon sa kay Angelica Sabrano, nung tinatanong niya po, sabi niya, Panginoon, ano po yung mga angel po na yan? Bakit yung iba nagtatrabaho? Bakit yung iba hindi? Yung pag daw po yung mga angel, ang bawat isa po sa atin ay may mga angel na nakabantay sa atin. Kapag yung angel natin hindi nagtatrabaho doon sa langit, ibig sabihin, wala po tayong ginagawa dito. Pero may mga angel na masisipag, baka yun yung mga pastor, no? Masisipag sa mga gayo, baka yun yung mga likod ng Diyos na